pinaunlakan tayo ng TNT Katropa at ng NLEX Road Warriors ng isang high scoring game sa kanilang pagharap ngayon sa PBA Governors Cup. Laban ito ng dalawang koponang nasa itaas ng standings kaya paniguradong di kalibre ang bakbakan. Pinangunahan ng import ng TNT na si KJ McDaniels ang kanyang koponan sa pagtala ng 42 o 42 points sa gabing ito. Muntikan na rin siyang makagawa ng quadruple-double sa pagkakaroon ng 13 rebounds at 8 assists. Iyon nga lang at ang pang-apat na statistic o aspeto ay ang kanyang 8 turnovers. Inundan nga ni RR Pogoy ang magandang performance ni McDaniels sa kanyang pag-ambag ng 35 points. May halo ng mga pukol sa tres at mga layups ang kanyang mga puntos kaya naman kahit papaano ay nalilito niya ang depensa. Kailangan din talagang mag-double effort si na KJ at RR pati na ang ibang mga local players dahil maagang nawala sa laro si Jason Castro. Kung sakaling nandoon sana si Castro ay baka siya ang naging X-factor at nag-iba ang timpla ng laro. 6.23 to go in the first quarter. Pogoy has been averaging 19.3 per ball game and we have a whistle. Medyo na-sprain si Jason Castro. Hindi na rin nga sigurado kung mailalagay pa siya sa lineup ng Gilas para sa SEA Games. Malaking bagay ang mga paparating na laro sa Disyembre, subalit malaking bagay rin na makapagpagaling ng buo si Castro. Maagang nakabulusok ang TNT at sila nga ang may hawak ng kalamangan sa pagtatapos ng first half. Ngunit sa third quarter, nag-iba ang istorya dahil nagsimula nang uminit ang Road Warriors sa pangunguna ni Manny Harris. Naitala ng import ang kalahati ng kanyang total scoring output sa nasabing quarter. Naging mas mabigat ang mga naipuntos ni Harris kaysa kay McDaniels dahil ginawa niya ito kung kailan kailangan ng kanyang koponan. Mga foul o mga block kasi. Straight to the hole. Open shot. Bam! And stepping. Harris trying to look for a better angle. He's worked with him through the years. Oh! And the shot clock reduced to 1 second. Harris lets it fly. Oh! Nagtapos siya ng may 40 points tapos sinamahan pa ng 7 steals at 9 na assists. Pinatutunayan lamang niya marahil na bukod sa scoring ay marami pa siyang pwedeng gawin para sa NLEX. Sa laban ng TNT at NLEX, ito'y laban rin ng mag-amang si Bong at Kiefer Ravena. Malayo sa bansag sa kanyang buhakaw at puro dribble, kahanga-hanga ang nagawang 13 assists ni Kiefer habang mayroon lamang siyang isang turnover. Nababanggit niya ang kahalagahan ng pag-ikot ng bola sa magandang takbo ng Road Warriors ngayong komperensyang ito. 30 assists sa kabuuan ng dagbunga ng 5 players na may lagpas 10 puntos. Ito na marahil ang basehan nila ng panalo. Itong dalawang koponang ito ay sister teams. Parehong nasa hanay ni MVP. Gayunpaman, alam nating parehong may gusto pa itong patunayan. Kaya sa gabing ito, wala munang kapatid-kapatid at kaibigan. Lalo na marahil para kay Jericho Cruz. Iba ang pagkagusto niyang manalo at mabigyan ng unang talo ang kanyang dating koponan. Bawat buslo niya ay matindi ang kanyang mga naging reaksyon. Iyong side o Eurostep niya, ginawa niyang muli sabay tingin sa kalaban. That will work! Cruz! But he's also telling Pogoy, you act too much. Hindi rin lumipas ang gabing ito nang walang nagkakainitan sa magkabilang panig. Physical bumantay si Miranda na may mga sandaling hindi ito nagustuhan ni KJ McDaniels. Buti na lang at hindi na nag-escalate o lumala pa ang sitwasyon. Seen that through the years. This shot wide open. Won't work, however. Ano nangyari sa ilalim? Uy. Ito pa kami. Ito pa kami pa. Wala ka. Ayun na, foul.
magiging kapanapanabik pa ang susunod na mga laro nitong dalawang teams. Ang NLEX makakalaban pa ang Elasto Painters, Hotshots, Patang Pier at Aces. Samantalang ang TNT naman ay Barangay Ginebra, Magnolia at San Miguel. Wala ng team sa PBA ngayon ang may unblemished record. Kung gustong manatili ng TNT sa itaas at manalo habang wala pa si Castro, kakailanganin nila ng husay nila Trolliano, Rosario at ng buong koponan kasama ang kakatrade lamang na si Di Gregorio. Habang ang NLEX na mayroon ngayong 3-game winning streak, kumpiyansa ang isa sa magiging sandata at kalaban. Isa sa pinakamainit na teams ngayon, mas maraming nakatingin sa kanila at aabangan natin paano nila haharapin ang mga obstruksyon sa daan. Muli, ang lahat ng aking komento ay sariling opinion at obserbasyon ko lang bilang isang sumusuportang fan ng basketball, at kung hindi kayo sangayon sa akin ay feel free to share ang inyong sariling opinion sa comment section. Spread love, not hate lang tayo palagi. Huwag sanang puot at galit ang ating kairalin kundi puso at pag-ibig. Salamat sa inyong panonood. Pindutin lang ang subscribe at notification bell button para hindi nyo ma-miss ang mga susunod ko pang videos. Salamat sa suporta. Hanggang sa muli.